Magandang hapon mga kapatid. Ikinanulugi po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Adbiyento at ikalawang araw ng Lumina Mass para sa ika-25 anibersaryo ng Elsa Shrine. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwa ngayong hapon ay ang Luhang Kagalang-galang Broderick Papillo, katuwang na obispo ng Diocese ng Maynila, kasama ang rektor ng Elsa Shrine, Reverendo Padre Nilo Mangusad. Magsitayo po tayo. Tuloy po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Adbiyento at ikalawang araw ng Lumina Mass para sa ika-25 anibersaryo ng Elsa Shrine. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwa ngayong hapon ay ang Luhang Kagalang-galang Broderick Papillo, katuwang na obispo ng Diocese ng Maynila, kasama ang rektor ng Elsa Shrine, Reverendo Padre Nilo Mangusad. Magsitayo po tayo. Ng pagkalinga ng mahal na ina sa atin,
At sa pamamagitan ng dambalang ito, marami po'y nakalapit sa Panginoon. Malaki po ang paglilito nito sa sabayan sa lumong na 25 taon. Kaisama po natin ito sa ating pasasalamat sa Diyos. Simulan po natin ang banal na pag-iriwang sa pagkilala na tayong mga makasalanan, kumingi tayong tawad sa ating patutulay. Inaramin ko sa mga pagkailin ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako na nasana sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Virgen Maria, sa lahat ng maamihan at mabalaan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ng Panginoon iyong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y bawang malulugod, anaki dalaging gayak ay pangkasal, siya'y parang binangtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang bintig ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos, nalulugod ang hinirang niyang puso. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saling dati. Sa poong Diyos, nalulugod ang hinirang niyang puso. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lusod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagubuto at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari
iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabalagin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabi mo sa amin para masabi namin sa mga nagsuko sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang dinig ng isang sumisigaw sa ilan. Tuwirin ninyo ang daaraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito, ama ng tanong ay sugo ng mga pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nag-ibinyan? Hindi pala naman ikaw ang Isaias, ni si Elias, ni ang propeta. Sumunod siya, ako'y nag-ibinyan sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyong isang hindi ninyong nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng tali ng kanyang panyapa. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayan ng Jordan, na pinagbibigyan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuksuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili po mga tayo. Aleluya.
sa ikatlong linggo na apat na linggo ng Adyento, apat na linggo ng paghahanda sa Kapaskuhan. Kaya malapit na po yung Pasko, isang linggo na lang, Pasko na. Kaya makikita po natin dito sa ating corona ng Adyento, ang isa pong kulay ay kakaiba, yan yung pink. Ngayon po yun, ngayon yung Pink Sunday, no, ng Adyento. At bakit po pink? Ang pink ay kahawig ng violet, ngunit mas masaya sa violet. At yan po yung diwa natin ngayon. Ang diwa natin ay joy. Kaya sinasabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, rejoice always, I say it again, rejoice. So dito po'y pinapakita sa atin kung ano ang klaseng pag-aantay na ating ginagawa. Hindi po itong pag-aantay na boring, na parang nag-aantay lang tayong dumating yung panahon. Hindi itong pag-aantay na malungkot o nakakatakot tulad ng nag-aantay tayo ng hatol. Ngunit ito'y pag-aantay na masaya. Tayo'y masayang nag-aantay. Sapagkat ang inaantay po natin ay kaligtasan. Ngunit ngayong taon, may isang pag-aantay din tayong ginagawa. At yan po yung pag-aantay ng pagdating ng Santo Papa Francisco sa Enero. Marami pong ginagawang paghahanda. Nandiyan yung paghahanda ng security, nandiyan yung paghahanda sa pagtanggap sa mga bisita, paghahanda sa kanyang schedule kung saan siya magmimisa, paghahanda ng mga iimbitahan na pupunta rito sa atin. Ngunit ang mahalaga po para sa ating lahat, paghahanda natin sa pagdating ng Santo Papa na tanggapin natin ang mensahe na dala niya. At ang Santo Papa po natin may isang liham na isinulat noon ng nakaraang taon na nagpapahiwatig po ng kanyang mensahe sa atin. At yan pong tawag ng liham na yan ay Evangelii Gaudium sa Latin o sa Ingles, the Gospel of Joy, the Joy of the Gospel, ang katuwaan natin sa Ebanghelyo. Dito po sa liham na ito, inanalyze ni Santo Papa bakit maraming mga Kristiyano parang naging matamlay sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan natin ng new evangelization. Kailangan natin na ipahayag ang mabuting balita. Kasi sa mundo natin ng 7 billion, 1 billion lang ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, sa bawat itong tao sa mundo, isa lang ang nakakakilala kay Kristo. So hindi pa natin natutupad yung huling utos ng Panginoon, go and teach all nations, tell them everything that I have taught you, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Yung tinatawag natin Great Mandate, hindi pa natin natutupad 2,000 taon na. Pero bakit parang nanghihina ang mga Kristiyano ng pagpapahayag nito, pagtupad sa utos nito? At ayon sa analysis ng ating Santo Papa, ang problema sa atin, we lack the joy of the gospel. Hindi na tayo natutuwa, hindi na tayo nananabik sa mabuting balita. Kaya hindi mo ibabalita ang isang bagay na hindi na balita sa iyo. Lalong-lalo na hindi na mabuting balita para sa iyo. That's why he says, we need to recapture the joy of the gospel. At saan nang gagaling ang joy na ito? Hindi tayo joyful sapagkat successful tayo. Hindi tayo joyful sapagkat mayroon tayong resources. Sapagkat magaling tayo. Ang pinanggagalingan ng ating joy ay walang iba kundi ang Panginoon. Tayo'y natutuwa, una, sapagkat alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Tayo'y natutuwa, pangalawa, sapagkat nababahala ang Diyos sa nangyayari sa atin. Pangatlo, tayo'y natutuwa sapagkat
kumikilos ang Diyos sa ating kasaysayan. At paapat tayo'y natutuwa sapagkat matagumpay ang pagkilos ng Diyos. So ang dahila ng ating katuwaan, hindi dahil sa wala tayong problema. Ang dahila ng ating katuwaan, hindi dahil sa everything is running smoothly. Ang dahila ng ating katuwaan ay ang iyong Panginoon. Alam niya ang nangyayari sa atin. Nababahala siya sa nangyayari sa atin. Kumikilos siya upang tayo'y palayain sa anumang umaapi sa atin. At siya ay matagumpay sa kanyang pagkilos. At yan ay nakikita natin kay Jesucristo. Yan po yung pangako ng Diyos na narinig natin kay Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Na ginamit din ni Jesus sa kanyang unang homily sa Nazareth na sinabi dito that the Spirit, I have been filled with the Spirit of God. Ang Espiritu ng Diyos ang pumupuspos sa akin. At dahil dito, napapahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Napapalaya ang mga bihag. Napapagaling ang mga bulag. Nakakalakad ang mga pilay sapagkat kumikilos na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So yan po yung dahilan ng ating katuwaan. That's why the Pope was telling us, go back to Jesus Christ. He is the source of our joy. At yan din po yung panawagan sa atin ngayong Kwaresma. Ang inaantay natin hindi ang araw ng Pasko. Ang inaantay natin hindi yung Christmas party. Hindi yung mga pagkain o mga regalo na matatanggap natin. Ang inaantay natin ay ang Panginoon. Kaya nga ang ating sigaw ay, halina Jesus, dumating ka na, dumating ka na. So, yan sana po yung diwa natin ngayong Adviento. Inaantay natin siya. Paano natin siya aantayin? Magiging masaya tayo sa kaligtasan kung tayo'y nag-aantay ng kaligtasan. Kung tayo'y nananabik sa kaligtasan. Pero kung tayo'y hindi naman nangangailangan ng kaligtasan, kahit na dumating yung maniligtas, hindi natin siya papansinin. Pero papansinin siya ng mga taong nag-aantay ng kaligtasan. At ano yung kaligtasan na yon? Kaligtasan ng buong pangkatao. Simula sa kanyang spirit hanggang sa kanyang katawan. Kaya yan ay makinig tayo sa panawagan ni Juan Bautista na siyang pinili ng Diyos at pinadala ng Diyos upang magbigay ng liwanag. Hindi siya ang liwanag, ngunit siya ang nagpapatutuko sa liwanag. At ano yung liwanag na yon? Ay liwanag ng kapatawaran. Kaya nga siya yung tinig sa ilang na sumisigaw sa akin, magsisi na kayo, magsisi na kayo. Kahit nakaraang linggo, anong ibig sabihin ng pagsisisi? Sabi niya, gumawa ng tuwid na daan na dumadating ang Diyos, ihanda na ang daan ng kanyang pagdating. Magsisisi para sa atin ay tanggalin ang ating kalabisan. Yan po yung maraming kasalanan, kalabisan. Kalabisan sa pag-iinom, kalabisan sa ating pananalita, kalabisan sa ating pagtutulog, kalabisan sa ating pagkinanala, mga kalabisan, kaya yung mga bundok ay tigilin. Kasalanan ay pagkukulang. Pagkukulang natin sa ating pagkalinga, pagkukulang natin sa ating duties, pagkukulang sa pagmamahal. Kaya kasalanan ay punan ang mga lambak. Ang ating kasalanan ay likulitong daan, under the table, patago sa likod. Kaya maging hayag na ang ating gawain, ituwid ang daang likuliko. Kaya mga kapatid, yan yung pagsisisi natin. Magandang tingnan sa ating sarili. Ano yung kalabisan na kailangan tibagunan? Ano yung pagkukulang na kailangan kunan? Ano yung likulikong daan na kailangan ituwid ko para dumating si Jesus sa atin? Kaya maging kapanapanabik ang pagdating ng Panginoon kung nag-aantay tayo ng kapatawaran. Kaya nga ang panawagan ni Juan Bautista, magsisinahin. Kasi nandito ng kapatawaran.
ang kapatawaran ay inatyaan, ngunit matatanggap yan ng mga taong nagsisisi. Nagsisi sa ating mga pagkukulang, sa ating kalabisan, sa ating pagkatuloy ng pagdaan. So mga kapatid, yan po yung diwa sa atin ng linggo-linggo. So, diwa ng kasiyahan habang tayo'y nag-aantay, sapagkat ang inaantay natin ay ang kaligtasan. Sinabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, "Rejoice always, never cease praying, and thank God for everything that happens to you. This is the will of God for you." Magandang katumbangin niya. Palagi tayong maging masaya. Kasi ano mang nangyayari sa ating buhay, hindi limit sa Diyos siya. Alam niya, kumikiro siya, magtatagumpay siya. Pray always. Kaya palagi tayong magdadasal. Ano mang nangyayari, papakinggan tayo ng Diyos. And thank God for everything that happens. No, kasi nandyan ang kamay ng Diyos na kumikiros. Kaya kung marunong din tayong maging mapagpasalamat, nagiging masaya tayo. At may dahilan namang dapat magpasalamat tayo palagi. Ngayon po, dito sa Etches Rhine, ang pinapasalamat natin ang 25th anniversary ng ating shrine. 25 taon na. At itong shrine na ito, yung dambanang ito, yung malaking na itutulong sa atin. Nasa loob tayo ng commercial center. Busy-busy ang mga tao sa labas. Makikita yung manatanakan, maraming abala-abala. Pupunta sila sa shrine para magkaroon ng konting kapahingan. Konting katahimikan. Maraming mga tao abalang-abala sa mga material na bagay. Pupunta tayo dito sapagkat may bibili tayo. Sabra may transaction tayo, may pagbibili tayo. Pupunta tayo dito sa shrine upang magkaroon ng spiritual rest. Mabigyan ng halaga ang espiritu. So, maraming mga problema sa labas. Punta tayo dito mag-umpisan. So, magsisi sa ating mga pagkukulang. Kaya na, ito pa ay parang isang oasis dito sa loob ng secular world. At yun yung paglilingkod ng shrine dito. Sana po yung pinasasalamat natin. At pinapakinabangan natin ang servisyo niya na ginagawa ng So, my dear friends, let us be joyful. Let us not be sad. But the reason for our joy are not the material that we receive or that we will get. The reason of our joy is because the Lord is coming and He brings salvation. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, ng mga inuwa ng langit at lupa. Sumasampalataya
mundong ito ang maaaring maghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo. Buong puso natin ialay ang ating mga panalangin sa Diyos ng Awa habang hinihintay natin ang masayang pagdating ni Kristo ang ating malulubos. Manalangin tayo at ating sambitin. Dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa simbahan at lahat ng naglilingkod sa Kanya, kanilalawang italaga ang sarili sa pagtatanggol sa karangalan at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa mga lider ng mundo, magkaisa nawa sila sa pagpuksa sa lahat ng uri ng karanasan at pag-aligusta sa karangalan ng tao. Pagpatupad ng mga batas na magtatanggol sa mga mahihinang miyembro ng lipunan. Higit na pasidihin ang mga pagsisikap na ipatupad ang katarungan at higit sa lahat, matulungang magbalik loob ang mga human trafficker upang ang makabagong pangalipin na ito ay mawakasan na. Manalangin tayo. Dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng human trafficking, magkaroon nawa sila ng pag-asa at inspirasyon sa buhay ni Santa Josefina Bakita na naging isang biktima tulad nila subalit nakakita ng kagalingan at bagong buhay kay Jesus. Makawala nawa sila sa tanikala at makakita ng kagalingan emosyonal, pisikal at espiritual mula sa kanilang masakit na karanasan. Manalangin tayo. Tingin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa mga sumaklolo upang sila iligtas, mga nagpapatupad ng batas, sa mga nagtatanggol at kumakalinga sa mga biktima, sa mga nagbibigay ng edukasyon at nagtataguyod ng advokasiyang ito laban sa human trafficking, malayo nawa sila sa panganib at manatili tapat sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Hindi mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa mga nag-organisa, mga trafficker at mga nagtataguyod ng human trafficking network, magsisinawa sila, magbago ng buhay, at magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Tingin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa mga namatay sa digmaan, karahasan at mga pang-abuso, mapanatagnawa sila sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Tingin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Para sa ating lahat, tulad ng pakiusap ni Papa Francisco, hindi sana maligaw ang ating pananaw, Bagrus, tayo maging mapagkalinga at pakibahagi sa paglaban sa human trafficking at lahat ng uri ng pagsasamantala at pang-abuso. Manalangin tayo. Tingin mo, Panginoon, ang aming pananaw. O Diyos ng katarungan at awa, habang aming hinihintay ang pagdating ng Panginoon, kaawaan mo ang mga biktima ng human trafficking o pangangalakal sa mga tao at pag-abuso ng kabataan at kababaihan. Katigan mo ng iyong pagmamahal at pag-aaruga ang lahat ng nagdurusa tulad ng iyong patuloy na pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga sa lahat ng aming gawain. Inihiling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayo. Oh,
Manalangin kayo, mga kapatid, para ang panghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Ang gabinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapulingan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayan at nangyayang manan. Ama namin lumikha, maihain ang ang lubos, ang matapat namin paglilingkod, sa pagganap na ikinatag ng iyong anak, at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At dapat na siya ay sasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinalalagikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay namatay.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamaling ating mong inusimbahan na ganap sa buong daigid. Pustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Papa, ni Luis Antonio namin Arzobispo, at Rodi ni kanyang nabuwang Arzobispo, at ang tanang kapalian. Lalangin muli ang mga kapatid namin na hinay may pag-asang sila yung ibubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at tuwiin sa iyong paliwanagan. Kawan mo pagkitapatid kami lahat ang makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabiring Mariana, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga kusulat lahat ng labanan na may ito sa daigin ng kalulod sa iyo, maipag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa karalan mo sa pagmamagitan ng mga anak. Amin pa rin ang sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na huto sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Magbigaya tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
makapatid narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan na salibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na. Simula sa unang hanay ng ating view hanggang sa pinakahuli. Lord, send your
Magsiloob mo tayo at ating dasalin ang pambansang panalangin para sa paglalo ng Santo Banga. Diyos ng Awa at Pagmamahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan at itinataas sa iyo ang aming bansa samantalang naghahanda kami sa paglalo ni Papa Francisco. Sa bawat kahilingan at itutulong, baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging matapag sa Santo Papa, ang kinatawa ni Kristo sa lupa. Manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang manabi kami na makatakpo at makinig kay Papa Francisco, manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami maging mapagmalasakit sa mga lukha at mga kailangan, manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami maging maawain sa mga bahihina at nawawala, manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang makapagpagpagpaga kami na ipagdesal ang aming mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami maginit at matahimik na tumanggap ng banal na kabuyan, manalangin tayo. Baspasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Manalangin tayo, Diyos na aming Ama, kaming lahat ay iyong mga anak. Gawin mo kami banstang mga bakit at mapagmalasakit na nananabik makatagpo si Papa Francisco. Gawin mo kami bansa ng mga banal at bayani sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayin po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangindapat nawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihili ang inyong pansin. Inaanyayahan ng lahat sa mga sumusunod na gawain dito sa Elsa Shrine. Ang tao ng Jesse G. Project ay inusad para sa kapakinabangan ng mga pamilyang nakatira sa Lansangon o ang mga tinatawag nating street families sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mangyari po lamang na magtungo sa Ortiga side ng simbahan para sa mga panuntunan ng proyekto nito. Ang misa para sa 25th anibersaryo ng pagtatalaga ng Elsa Shrine ay gaganapin sa Lunes, 15 ng Disyembre, sa ganap na 5:30 ng hapon. Ito ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang na Socrates V. Villegas ng Archdiocese ng Lingayen de Cupan at unang rektor ng Elsa Shrine. Susundan ito ng isang ingrande pagtatanghal na tinaguriang Elsa Shrine 25, Truly Alive, sa Meraco Jeddah, sa ganap na 8:00 ng gabi. Ang mga tickets ay makukuha sa Elsa Shrine office mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Inaasahan namin ang inyong pagdalo at kung kagalakan namin natin ipagdiwang ang Elsa Shrine 25, Truly Alive. Maraming salamat po. Tanggapin po natin ang huling pagpapaspas. Sumahin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumaya tayong dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.